So, what's up ulit mga kaprobi? So, muling nagbabalik ang inyong lingkod para magbigay uling kaalaman. So, sa mga bago lang sa ating channel, don't forget to subscribe para updated tayo sa mga bago nating video. So, ngayon naman, naisipan kong manungkit ng mangga para pahinugin natin. Pero, syempre, wala tayong panungkit, kaya gagawa muna tayo ng panungkit. So, ito, kung gagawa tayo ng panungkit, pwede tayong kumuha ng kawain gito kaaba. Piliin nyo yung medyo payat lang na matibay, ganito. Ito medyo may kabigatan siya, pero pwede kayong kumuha ng iba pang ibang kawain na mas magaan. Pero dapat siguraduhin nyo na mas matibay para pag nanungkit tayo, hindi maputol. So, meron na ako nagawa dito. Ito. Yan. So, gagawin natin, ibibilog lang natin. Yan. Ganito guys ang kunin nyo. Medyo matibay na to. Kasi, tawag dito. Purong bakal na siya, tapos hindi naman siya ganong kabigatan, pero mas matigas naman siya kaysa gumamit tayo ng alambre na madaling mababaluktot. So, advice ko sa inyo, mas maganda gayto kalaki. Nakikita nyo. Ito. Ayan, medyo may kalakihan siya. Bakit? Kasi yan, mas maganda yung malaki para pag manunungkit tayo, halimbawa isang kumpol yung susungkitin natin, so kasyang-kasya sa isang Unlike pag maliit, yun, mga ilang piraso lang yung makukuha natin. So, mas maganda kapag mas malaki siya. So, wala tayong net. Pwede kayong gumamit ng net. Pero this time, gagawa tayo ng sarili nating yung pinaka-net niya. So, yun dito, yung paglalagay ng mangga dito, pag sinungkit na natin. So, gamit itong tali na to, ayan, eto nakat na to So, gagawa tayo ng sarili nating net. So, ididirekta na natin dito sa may pinaka natin. Ito sa may pinaka bilog. So, gawin nyo lang. Itali lang natin to. Ayan. Kasi medyo may ikli siya So, ganyan. Itatali natin. Tapos, itatali ulit natin dito. Pwedeng pa ganyan guys Ayan demo ko Ayan Ganyan. Pasok nyo ganyan. Tapos, ayan Ganyan, tapos ipasok nyo yung dalawang piraso, yun. Hilain nyo. So, yun. Ayan siya. Nakalagay na siya. So, paikutan natin siya ng ganito. So, siguro mga ganito lang yung distansya niya. Ayan. Hindi na mangga, huwag masyadong masikip. Huwag masyadong maluwag para tama lang yung space ng mga butas ng net natin. So, yan. Dito, ayan, paikot. So, ayan guys. Tapos na natin. Nalagyan na natin ng tali yung buong palibot ng bakal natin. So, dapat, ayan. Dapat fix siya Ayan. So, lahat yan nakafix na. So, dapat kahit okay lang ito yung distansya niya. So, ang next step natin kapag ganyan na, ito, itatay na natin to. Diba dalawa siya? Dalawa kada ito. Yung isa kukunin natin, pag-isa siya, both part. Ayan, tapos itatali natin. Ayan. So, parang gumagawa lang tayo ng ring ng basketball. Kaya lang ang pagkakaiba nito sa ring ng basketball, yung ring ng basketball, diba open sa loob, ito naman, kailangan pa-close, ma-close natin siya. So, ganun lang. Paulit-ulit. Ganun din sa side. Ayan. So, marami siya. Pag natali natin ganyan, yung isa naman, ayan, ganyan. So, ganun lang. Ganun lang proseso, paulit-ulit. So, medyo marami siya. Medyo may katagalan. Pero, kailangan natin, ganyan ang buhay dito sa probinsya. Kailangan natin ng sipag at tiyaga para may magawa tayo. So, yun. Ganyan lang. Paulit-ulit lang. Buyan lahat yan hanggang sa pailalim. So, ayan guys. Almost tapos na natin. Ayan. Mga ganyan. O, kalahin ganyan kalalim. Huwag na masyadong malalim kasi mahirap tayong mahirap dukutin yung mangga natin kapag nasunggit na natin. So, problema na lang natin sa ilalim. Ayan, tingnan nyo. Kung paano natin isasarado. Kasi yung iba, pwede natin, siguro yung iba, iniisip, pwede natin i-ganon. Diba?
i-ibuhol ng ganyan. Kaya lang pag binuhol natin ng ganyan, guys, pangit yung itsura. Kasi ano eh, pwedeng, tsaka pwede pa siyang ano, matanggal. So ang gawin natin yan, ito, pag, advice ko sa inyo, pagtapatapatin nyo na lang, ayan. Pagtapatin nyo, saka nyo itali, ayan. Para i-close natin. Ayan, tapos itali nyo, ayan, apat-apat na. Hanapin nyo yung katapat niya, saka nyo itali. Ayan, tapat. Para mas maganda yung pagkakaano natin. Yung pagkasarado ng pinaka-ilalim ng net natin. Ayan. So yun guys, kapag maglalagay tayo pala ng ngipin, dapat kabilaan dito at saka dito. Both sides. Para, if ever na pag nanungkit tayo, pwede nating hilain, pwede rin patulak. Kasi depende yung sa mangga guys eh. May pagkakataon talaga na hindi natin pwedeng hilain. Patulak lang siya pag nanungkit tayo. So pag gumamit, kung gagawa tayo ng mga ngipin ng panungkit natin, mas maganda gamitin natin yung ano, matibay na alambre. So, huwag kayong gagamit ng malambot, yung masyadong maliit o manipis. Kasi pag habang nanunungkit tayo, pwedeng ano yun, matupi. So, mahirapan tayong masungkit yung mangga natin. So, ito ang ilalagay o gagamitin kong pinakangipin niya. That is, lumang ano to eh, lumang welding rod. So, ayan guys. So, tapos na natin. Nakapaglagay na rin tayo ng mga ngipin niya. Ito yung mga ngipin niya. Ayan, kabilaan. Yan. Tapos dapat wag nating hayaan na may nakausling ano, matutulis na bagay dito sa panungkit natin kasi pag yun tumama sa mangga natin, syempre pag hinila natin, masusugat yung mangga, masisira yung mangga, sayang. So yan, ready na. Mangga na lang ang kulang. So manunungkit na tayo ng mangga. So guys, nandito na tayo sa ano, sa mangga na akatin natin. Sa lukuyan nasa ilalim tayo ng mangga na pagpipitasan natin. So, syempre bago tayo makyat, kailangan meron tayong PPE. Pambukid personal, ay pambukid protective equipment. Yan. Kasi medyo mainit din sa taas ng puno at saka ano, maraming antik. So, kailangan natin ng protection. So, yan. Yan yan, para maingatan din natin ng ating sarili. So, ito pala yung gamit nating balde. Ito yung gagamitin natin para dito natin ilalagay yung mangga. Tapos pag puno na siya, ibababa na lang natin. Kasi hindi pwedeng ibagsak natin yung mangga. Masisira yun, mabibitak. So, yun. So, tara. Akata tayo. So yan guys, nasa taas na tayo ng mangga ngayon. Ayan. Medyo mataas na rin yung ano natin. Kinalalagyan. So yan. Nandyan yung mga bunga ng mangga. Medyo marami siya at malalaki. Ayan o. So yan, mamimitas na tayo ngayon. So guys, eto na yung mga napitas natin ng mangga. So yan, medyo may karamihan din. Pero syempre hindi pa nagtatapos dyan ang lahat. Kasi kailangan natin ano yan. Kailangan natin isalansan sa magandang paglagyan para maayos siyang mainog. Pero bago yon, so dapat ihiwalay muna natin yung mga reject, yung may mga damage. Nang sa ganun ay hindi sayang yung ano natin, yung paglagyan natin. So yan guys, so advice ko pala sa inyo, kapag may mga ganito tayong mangga, yung may tangkay pa, huwag nating ano, huwag nating tatanggalin na pa ganun. Kailangan pahila. Kasi kapag hinila natin, ay pinutulatin na pa ganun. Tingnan nyo kasi ito, i-demo ko lang. Pag ginanyan natin, ayan, yung dagta niya, lumalabas yan. So, yung dagta niya, mainit yan. Pwedeng masunog yung mangga natin at masira. So, dapat pag tatanggalin natin tangkay, pahila pa ganun, no? Yan, ganyan. So, dapat may, ayan, may matitira siyang konting ano, tangkay niya para hindi lumabas yung dagta niya. So, yan, isigregate na natin yung mga may damage. So yan guys, nahiwalay na natin yung may mga damage. So ito yung may mga damage. Ayan. So medyo kaunti lang. Tapos hiniwalay ko na rin yung mga view ko. Ito tawag dito view ko, yung mga maliliit. Ayan, ihiwalay natin kasi para hindi siya maisama doon sa mga malalaki nating mangga. Tapos ito naman mga mura. Ayan. Yung mura kasi guys, ano yun, matagal mainog yun. Or ano na yun, talagang reject na rin yun kasi
mahirapan talaga siyang mainog kasi hindi pa siya matured. Yan guys, after nga natin mahiwalay yung mga may damage, tsaka yung buko at tsaka yung mga mura, so ilalagay na natin siya sa paglalagyan mismo natin para painugin yung mangga natin. So maganda sana kung may kain tayo or yung crates, kaya lang wala naman tayong ganoon kasi hindi naman tayo nagmamangga talaga. So i-share ko lang kung paano magsalansa ng mangga sa ganitong ano, kasi ito parang kain na rin to eh. So i-share ko kung paano magsalansa sa ganito tsaka dun sa box. So by the way guys, wag pala tayong ano, wag tayong masyadong mag-expect na pag nahinog ng mga mangga natin eh good siya lahat, kasi hangga't hilaw yung mangga, hindi natin nakikita lahat ng sakit niya. Pag nahinog siya, doon na natin makikita yung mga sakit niya, lalo na yung mga kinagat ng fruit flies. Pagka nahinog yung mangga natin, doon natin makikita yung mga damage niya talaga. So yung iba kasi ginagawa nila, kinakalburo nila para mahinog agad. So advice ko lang sa inyo, kung iko-consume mo lang din naman natin, wag nyo nang iano, ikalburo. Kasi pag kinalburo natin guys, ang tendency nun, mahihinog agad yung balat, pero yung loob niya hilaw. Kaya nga magtataka kayo, may mga mangga na ang ganda ng itsura, halos orange na orange sauce ang bango, pero pag kinain natin, maasim. Kasi ganun ang nangyayari kapag pag kinalburo natin, parang nadadaya tayo. Kung titingnan natin yung balat niya, parang ang ganda-ganda. Pero pag kinain pala natin, hindi nakakadismaya. So, mas maganda kapag pinahinog natin sa kain. Tawag doon yung ano, hinog sa kain. Kasi ang hinog sa kain, matamis siya. Kasi, yun guys, ilalagay na nga natin yung mangga natin dito sa pagpapahinog natin. So, bago yon lalagyan muna natin ng dyaryo. Yung ano natin. So, maganda sana kung may dyaryo kayong malalaki. Ito medyo may kalaitan lang ito. So, una, lalagyan muna natin yung mga gilid niya. So guys, kapag nalagyan na pala natin ng dyaryo yung paikot niya, so saka natin lalagyan ang pinaka-dyaryo sa gitna niya. Ayan. So pag ganyan ang itsura niya, pwede natin isalansan yung mangga natin. So ang payo ko, pag magsasalansan ng mangga, di ba, ito yung tangkay niya. Ito yung nakakailalim, ganyan. Ayan. Tapos paikot siya. Ayan. Pakita natin. So ang una muna nating lalagyan yung mga gilid niya. Tapos saka yung pinakagitna. Ayan. So ayan guys, ganyan magiging itsura niya. Ayan, tapos paikot ulit hanggang sa mapuno siya. So ganun. Guys, kapag puno na yung ano natin, yung paglalagyan natin, pwede natin siyang ano, takpan. So, pag tatakpan natin, lagyan natin ng dyaryo dito. Saka natin itupi yung mga dyaryo natin. Ayan. Ayan. So, pwede natin siyang talian, pero okay naman na to. Kasi dito lang naman sa bahay natin pahinog. Yun guys, dahil nakapaglagay naman na tayo ng ano, ng mangga doon sa parang kaing natin. Kasi yung ito guys, yung proseso niya, katulad na katulad siya sa kaing. So ngayon naman, share ko kung paano sa box type. Yung sa box type guys, ito, parehas na parehas lang din siya sa crates, yung proseso niya. So paglagay natin ng karton, ganun din. Lagay natin ng karton paikot, tapos dito sa pinaka base, para matakpan natin ng maigi yung ano, yung mangga natin. So pwede tayong kumuha ng mga ano, pwede nating pagpatungan ito para yung box natin medyo nakapa-slant siya. Ayan. Para pag sinalansa natin, hindi siya matutumba yung mga mangga natin. So pag salansa ng mangga, ganun lang din. Una ulit yung sa may tangkay niya, nakapailalim. On the road to my horizon, but I'm gonna be alone. So yun guys, kapag nakapaglagay na tayo ng mangga na ano, sa karton natin na isang layer, pwede natin lagyan ng dyaryo. Ayan.
Yun ang pinagkaiba niya doon sa parang kaing. Kasi sa kaing, di ba tuloy-tuloy lang, paikot lang hanggang mapuno. Ito naman, kada layer, lalagyan natin ng dyaryo. Ayan. Tapos, ganun lang ulit. Hanggang sa mapuno siya. Tapos tatakpan natin pag napuno na siya. Ayan guys, puno na yung karton natin. So, lalagyan na rin natin siya ng pinakatakip niya. Ayan. Papainugin na tayo mangga. So ito, kapag ka matured na panjud talaga yung mangga natin, mga 3 days, 4 days ganun, may maiinog na siya. So yun nga guys, so after mga 3 to 5 days or almost mga 1 week, pwede na natin buksan yung ano natin, yung mga mangga natin na nilagay natin sa karton at saka dito sa natin lagayan. So, di bali pag sa bahay, malalaman naman natin kung may mga hinog na kasi maamoy natin siya. So dito ginagawa natin to para maihiwalay na natin yung mga ano, yung mga hinog na, yung mga pwede nang kainin at saka yung mga hilaw pa. Kasi hindi talaga yan lahat guys may hinog na sabay-sabay. Tapos ngayon na rin nakikita yung mga sakit ng mangga, yung may mga nabulok, yung mga kagat ng fruit flies, yung mga may bitak ganun. So ngayon bubuksan na natin yung mga mangga natin. So ayan, kung mapapansin niyo. Ayan. So marami na siyang hinog guys. Ayan, tingnan niyo. Ayan, tatanggalin na natin yung mga sobrang hinog, yung mga pwede nang kainin at saka yung ano, mga hindi pa pwede. So, i-separate lang natin, segregate lang natin yung mga, dito natin ilalagay yung mga hilaw, tapos dito yung mga hinog. So yun guys, nahiwalay ko na pala yung mga mangga natin. So, ito yung mga pwede nang ano, kainin. Ayan, mga hinog na hinog na. Tapos, ito naman, yung mga maniba, yan yung kulang pa sa hinog, ibabalik ulit natin yan doon sa lalagyan natin, sa karton or doon sa parang kaing. Tapos ito naman, halos green na green pa siya guys. Ito kasi guys, katunayan, pagkataos naming mapitas itong mga to, ito, mga after 4 days, namitas ulit kami yung natirang sanga, isang sanga, marami pa kasi siya eh. So yan, halos green na green pa siya. So ito guys, pag binalik natin to sa karton natin, ganun lang din ulit ang pagsasalansan para maayos siya. So mga 2 days, 3 days, so may hinog na rin siya, pwede na rin siyang makain. Tapos ito, ayan, so medyo marami naman siya, pag-ahati-hatian natin ng ano yan, mga kapatid ng ano, ni Mrs. Tsaka yung mga ano, mga recipient na naman, mga pinagpalad na recipient. So ito yung mga hilaw, ayan, ay mga ano pala, mga bulok. Yan, so sayang. So yan, makikita natin yung mga bulok niya. So ang iba kasi guys, kaya kinakalburo nila. Kasi kapag kinalburo nila, mauunahan nila yung mga sakit na ganito. Ayan, yung mga sakit na ganyan, mauunahan na pag na mahinog. Pag kinalburo kasi, ang tendency maihinog agad yung mangga. Mauunahan niya yung mga sakit-sakit niya. Pero ang epekto naman nun, maasim yung mangga natin. So ito, at least kahit ano, kahit medyo may mga bulok-bulok siya, at least yung mangga natin, ayan, hinog na hinog. Kung mapapansin nyo, ayan, parang may green-green pa, diba? Pero matamis siyang guys. Pati yung amoy niya, mabango siya. So, ipapakita natin yung itsura ng ano, hinog sa kaing. Guys, ipapakita natin ngayon yung itsura ng hinog sa kaing. Ito guys, tingnan nyo. Halos ano siya, may mga green-green pa yung mga balat niya. Pero maganda yung quality ng loob niya. Hindi katulad ng mga kinalburo na talagang aakitin tayo sa panlabas na ano na itsura, pero yung laman naman, 'di ba? So ganito guys ang ano itsura, 'di ba? So sabi nga nila, don't judge a mango by its cover. Hindi, by its peel pala kasi balat 'to. So ayan, tingnan niyo guys ha. So pag maghiwa kayo ng mangga, tanggalin niyo 'tong sa may tangkay niya 'yan. Kasi may dagta 'yan eh. Pag nakain natin 'yan, iba yung lasa niyan. Medyo pangit yung lasa niyan. Tapos ayan guys. Ayan, tingnan natin ah. Ayan. So, ganyan ang itsura guys kapag ayan, kapag hinog sa kaing, 'di ba? Yung hindi gaano kagandahan yung balat niya, ayan. Medyo may green-green pa nga eh. Pero yung laman niya, ayan. Wala ka namang ano, wala kang pagsisisiyan. So, 'di ba? So,
So yan. So naway may naibahagi ulit ako na kaunting kaalaman at pinagsaluhan natin. So sa susunod na mga video, tutok lang, and don't forget to subscribe. Bye-bye.